Totoo, si ikaw yung hagibis. Mag-isa ka. Ikaw yung kumakanta mo. Ganun na nga ang nag-ano. Pero hindi alam ng mga tao yun. Hindi alam. ang unang napili naman, alam mo kung sino? Hindi pa sikat si Rico Puno noon. Si Rico Puno ang una namin nakuha. Okay. Puhayag siya. Okay. Ngayon, pangalawa, ang nakuha namin si Altantay. Isa yun. Si Altantay. Meron pa isa, nakatago rin. Alam ko sino? Sila? Richard Merck. Ito maganda yun. Then napili na sila, no? Nagkita-kita. Unang kita pa lang, nagbabangayan na. Hindi nagkakasunod. Sabi ko, oy, lumayas ka kayo rito. Mind sila. Hindi pwede. So kaya, nung nasinabi ko kay Bet, boss, wala talaga. Wala talaga mag-uta. Matalino rin yung isa eh. Sabi ni Bet, kumuha ka na lang kahit sakali. Hi guys, eto na siya, ang idol natin, the icon of rock and roll sa Pilipinas, Mr. Mike Hanapol. Sir Mike, welcome to my YouTube channel. Welcome. Matakalam niyo ba kayo? Meron ako kayong hilig talaga sa musika. 9 years old. Paano? Hindi lang adapt, kundi dugo. Kasi ang tatay ko, co-orchestra, conductor siya. Conductor. Ang nanay ko, singer din. Saan po kumakanta? Sige, sa mga tablado, sa mga piyesta-piyesta. Mga teatro, gano'n? Doon sa probinsya namin. Matindi yung lola ko. Ang lola ko, nagigitara, kumakanta. Wow. Ang tindi. Sanggol pa lang ang daw. Nakalagay ko sa duyan, dinuduyan ako. Habang dinuduyan ako, kinakantahan ako sa gitara. Yun ang kinikwento sa akin. Kaya, dugo. Naging dugo at saka adaptation, saka learn, natuto. Pero mas malakas yung dugo. Kasi pag dugo o sa yung music, nasa iyo na, ibig sabihin, yun ang buhay mo. Sa isang interview na banggit niyo ho, na nung bata pa lang kayo, nakakaranas din ho kayo ng pang-aabuso. Tatay ko mismo. Ah, tatay mo mismo? Oo, paano ginagawa ko ng tatay niyo sa inyo? Nilalagay ko sa sako. Ha? Sako. Tapos? Oo. Tapos dadalhin ako sa dagat, ilulubog ako. Bakit? Matigas ang ulo ko eh. Matigas ang ulo ko. Oo. Aba, anong klaseng kakulitan ang ginagawa niyo noon para ilagay ho kayo sa sako ng tatay niyo? Nangaagaw ako ng laruan. Oo, kapatid ko. Oo. May laruan siya. Oo. May laruan din ako. Oo. Gusto ko pang kunin yung iba. Ilang beses yung ginawa ng tatay niyo sa inyo? Siguro mga 2 beses. 2 beses? 2. Anong naging epekto sa inyo nun? Mabigat. Ang epekto sa akin, hanggang siguro last 2015, mga ganun, meron pa akong anxiety. Dahil doon? Anxiety. Oh, grabe yung anxiety. No? Mabigat. Pero okay lang. Sabi ko, andiyan ka. O sige. Okay. Magsama tayo. Pero nung habang ginagawa ho sa inyo yon, ano hong naisip nyo nung bata pa kayo? Habang nilulubog ho kayo, nasa loob kayo na sako, nilulubog kayo sa dagat, ano? Takot. Fear. Yun ang dumating sa akin. Yun ang nakasama ko sa buhay. Fear. Kaya... Were you fearful of him because of what happened? There was a time, yeah. Pero... Nung matanda na kami, matatanda na siya, of course, unang tumanda. Pero wala na yon. Sabihin, tatay ko pa rin siya. Kaya nga. Tapos... Wala ho kayo naramdaman na parang galit sa kanya nung habang lumalaki ho kayo dahil sa ginawa wala, niya? Wala. Ano lang, parang, bakit kaya gano'n? Wala lang tinusa. Napag-usapan niyo ho ba yun? Nung medyo may edad na ho kayo? Hindi, iniiwasan niya rin. Ilang taon ho siya nung nawala? 75. Kayo evolution ni Mike Hanapol nagsimula sa Juan de la Cruz and then naging Mike Hanapol. Yes. Sumikat kayo doon sa Laki Salayaw, Jeprox, no? Yes. Doon lumaki pero yun po ba yung pinakasikat na kanta niyo?
bilang Mike Hanopol? Hindi lang. Merong notas, merong kengkoy, merong kayabangan, merong tulungan natin. Pero yung Laki sa Layo, sa, ano, J-Prox yun talaga yung parang naging iconic na song. Sabi ng matagal na nag-stay siya na hanggang sa mga maliit na bata nakakarinig, kinalaki hanggang ngayon, pinapatugtog pa rin. Hanggang ngayon, yan, hanggang ngayon. Paano nyo ho naisip yun, yung Laki sa Layo, J-Prox? Hindi, hindi yun ang original. Oh. Hindi J-Prox. Ano ho original na? Bastos. Paano, Laki sa Layo, Laki sa Layo, Bastos? Yes. O bakit hindi yun? Eh kasi sa manager ko. Yung pala yun. Yung manager ko, si Nilo Santos. Ang vinyl, merong sinasabi doon, merong regulation doon, merong rule na hindi ka pwedeng lumampas ng 30 minutes. Kasi ang yung pressing, buong vinyl? Yes, buong back to back yun? Yes, back, 15. 15. Okay. So, ang nangyari, natapos na. No? So, nung binilang ng manager ko yung oras, nako, kulang ng 5 minutes. Sabi sa akin ni Nilo Santos, manager ko, Mike, isa pang kanta. Din-explain sa akin, bakit? Oh, sige, gawa. Oh, nagliligpit na sila Edmond. Yung iba kasama. Teka, sir, balik tayo, balik. Kulang pa na isang kanta. Yun. Nung nagawa na yung kanta, at saka hindi ka maniwala, Julius, doon lang namin ginawa sa studio yun. Sa studio. Sa studio. Yes. Gano'ng katagal ginawa? Siguro, I would say, mga 15, 20 minutes. Ganun lang yun. Bilis. On the spot lang yun. Ngayon, di natapos na. Oh. Ang original, Laki sa Layo, Bastos. Di ba? Oh, Laki sa Layo, Laki sa Layo. De, kasi ang unang record, ang nagre-record muna, instrumento muna. Instrumento. Pag natapos instrumento, boses. Di natapos na. Biglang lumapit na naman sa akin si Nilo. So, palitan kaya natin yung Bastos. Sabi niya. Sabi, bakit? Sabi ko, no? Meron mas maganda kasi sa lukuyan nung ginagawa namin yon, sumisikat na yung salitang J-Prox. Hindi pa kilala, hindi pa alam ng lahat. Doon pa lang sa UP. Kasi ang UP, Diliman, Teachers Village yan, di ba? Meron yung 10 project, 1 to 10. Okay? So, ang pinangalan niya ang project. Oh, saan yung project? Naging word of mouth ang project. So, taga-saga, project, taga-project, project. Meron na yung bungad sa akin. Baliktakin na yata na yung project. Paano? J-Prox. Ah, yun pala yung simula. Oh, project. Project. J-Prox. Di ba? Oo nga, no. Sige. Laki sa Layo, Laki sa Layo, J-Prox. Naging ganun ngayon yun. Ang nangyayari, pag nung naging bukang bibig na siya, naging ganun na siya sa concert, pag nagko-concert kami, titingin kami sa tilon, may tilon. Ano yung lumang style? May tilon, Ano, nandiyan naman nga J-Prox? Ayun. Yun, ganun na. Nandiyan naman nga J-Prox? Nag-aantay kami sa likod, nandiyan naman yung mga J-Prox. So, tignan mo, baka nandiyan yung mga J-Prox. Pusanan natin. Ganon. Basta J-Prox, kabataan. Ngayon. Kabataan at cool. Parang ganon. Ngayon, yeah. Oo, ngayon. Yan ang ibig sabihin. So, it was your biggest hit sa karir mo? Laki sa Layo, J-Prox? Biggest hit. Tinatanong palagi sa akin yun. Anong pinaka gusto mo? Yung pinaka hit mo? Ganon. Sabi ko, wala. Wala? Wala. Wala. Kasi sa amin, songwriter, composer, lahat yung mga kinanta, kinumpos namin. Pantay-pantay lang. Hindi. Ano? Anak namin yan. Tama. We treat them as our children. Hindi pwedeng pumili ng favorite. Wala. Pantay-pantay. Dapat. Kamusta po yung pasok ng ano ng pera nung time na yun? Wala sa dictionary ko yung kita. Ever wala since sa, yan, ha? Wala ever sa dictionary ko yung rockstar. Sikat ako. Wala. Wala. Hindi ko nalagay sa isipan yon. Talaga? Wala. Kahit na sinisigawan ka na ng fans, tumitilinang, wala. Hindi ko nailagay sa ulo ko. Galing, ha? Naging ganun ako hanggang ngayon.
Paano naman na-create yung Hagibis? Naisipan ni Vic De Rosario na pumasok minsan sa kwarto namin, mga composers kami. Magaling lang kayo sa isang kanta. Pero hindi nyo kayang gumawa ng isang katerbang sikat na kanta. Wala. No, parang natauhan kami. Sabi. Sino mga kasama mo ron? Oh, sila Ray Valera, andun. Oh. Sila Freddy Aguilar. Ha? Kasama the Icons all together in all one room? All together. George Canseco. Na isang kwarto lang kami. Wow! Yeah, kwentuhan tungkol sa mga komposisyon. Paano gagawa ng magandang kanta. Ganun. So, ang nangyari, naging challenge, bro. Naging challenge. Kailangan lahat ng kanta patok. Wow! So, kailangan lahat ng kanta. Hirap naman nun. Oo. Oh. Sabi ko, paano kaya yun? Nahihirap nun. Oh. wala kami masabi. Oh. Tahimik lahat o tinginan. Hindi malaman ang gagawin. Hindi naman sasabihin. Nung umalis na si... Parang may kasamang sama ng loob eh. Parang... Paano lumalabas na... Hindi ko... Oy! Psst. Hindi lang masabi siguro. Hindi kumikita ang company sa mga isang kanta niya. Huwag trabaho kay lahat. Trabaho lahat. Kailangan yung makanta. Kailangan lahat ng kanta sa isang album, ha? Isang album. Sabi ko, wow, paano kaya ito? Pati ako, nang problema, hindi ko alam. You know? Ang nangyari, noong time, natandaan ko eh, parang doon na-trigger yung, ano ko, yung mga, hindi ko alam na nasa akin. Kinompos nyo talaga yon para sa isang Hagibis album na hindi Mike Hanopol album? No. Hagibis lang talaga yun. Eh, nung ginagawa na yung Hagibis, wala pa yung boses, ano? Instrumento muna. Sinabi ko kay, ano, kay Vic na, sir, tapos na. Okay na. May boses na? Wala pa, sir. Wala pa boses. So, di, kasi bosesan mo muna para... magkaroon ng guide. Pero nasa isip na talaga ni na Boss Vic na may mga grupo, may grupo talaga. Merong grupo parang talaga. Parang Village People to, di ba? Pwedeng sabihin ko, idea. Kasi nung sinabi sa akin, idea lang ng Village People, pero huwag mong gayahin. Nung natapos na yung instrumento, nangangalahati pa lang kami sa ano? Sa isang buwan. Isang buwan kailangan, di ba? Para matapos. Tapos na. Tapos na yun. Wala pang boses, di ba? Wala pang boses. Oh, sabi ko, wala pa, sir. Oh, busesin mo na muna. Busesin mo na muna. Muna-muna. Muna. Temporary. Oh, temporary. Kasi gagamitin niya ng mga darating na grupo as guide. Guide lang dapat. So, ang ginawa ko, para maganda ang labas, itodo mo na. Sabi, gagawin ko na yung dapat kong gawin. Hindi na, para hindi na ako magturo sa pagdating nila, tuturuan ko pa, hindi na. Another effort na lang, another trabaho. So, ang ginawa ko, ginandahan ko na. Oo, ginandahan ko na. Pumutok sa ano, pinatugtog nila sa radyo. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi ko alam. Nakita nila, okay ito, kahit, ang ganda, okay, ako. Hindi na mahalata yan, boses ni Mike. So ikaw yun, boses mo yun. Ako nga, pero wala sa intensyon yun. Wala sa intensyon. Ang intensyon, maging guide. Na talagang darating. Demo lang, demo yun sa'yo. Lahat yun. Kaya nangyari, kinantahan ko na lahat dahil sayang yung studio, sayang. Oo, kailangan tapusin mo eh, di ba? Tapusin. Naman. Bayad yun eh. Oo. So nangyari, pinutok sa radyo. Pumutok sa radyo. Wow! Wow, kaliwat kanan. Puro Hagibis. So, pero nandun na sila. Meron ng grupo. Wala pa. Wala pa rin. Wala pa rin. So, kaya nangyari. Ikaw lang yung mag-isa ka lang. Hindi ako lumabas. Pero hindi. Kung totoo, ikaw yung Hagibis. Mag-isa ka. Ikaw yung kumakanta boses. Ganun na nga ang nag-ano. Pero hindi alam ng mga tao yun. Hindi alam. Yan ha, alam nyo na ngayon ha, tapos? Hindi alam mga tao. Ngayon, ang nangyari, saturated na yun, ano, radio. Wow, ito na naman, nangulit naman ang TV. Ayan na, TV guesting na. Ito na, TV. Patay. Sir, sir, kailangan na kayo sa TV. Nagkakagulo na yung mga TV, kailangan na lumabas na yung Hagibis.
Kasi tama na yung masyado na saturated sa radyo eh. So, visual naman. Dami naghingi ng visual. Sabi niya, paano yung wala pang nag-ibis? Hindi rin pwede sabi yung Mike Hanopol. Wala, hindi pwede. Oo. Wow. Sabi na, Mike, bahala ka na. Bahala na kayo. Tinutusan na kayo. Lahat. Ang unang napili naman, alam mo kung sino? Hindi pa sikat si Rico Puno noon. Si Rico Puno. Ang muna namin nakuha. Okay. Puhayag siya. Oh, sige. Oh. Okay. 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 Ngayon, pangalawa, ang nakuha namin si yung artista, nakalimutan yung pangalan. Artista siya eh. Si Altantay. Oo, siya yun. Si Altantay. Meron pa, meron pa isa, nakatago rin. Alam mo kung sino? Sino? Richard Merck. Ito ang maganda, Julius. Ito maganda. Then, napili na sila, no? Nagkita-kita. Unang kita pa lang, nagbabangayan na. Hindi nagkakasundo. Sabi ko, oy, lumayas ka kayo rito. Mayan sila. Hindi pwede. Ang lalaki na ng ulo, di ba? Hindi pa nagsisimula. Feeling na, feeling. Naglabasan na kagad yung mga nila. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. So kaya, nung nasinabi ko kay Bit, boss, wala talaga. Wala talagang makuta. Ah, matalino rin yung isa eh. Sabi ni Bit, kumuha ka na lang kahit sakali. Ang tindi talaga nun. Sabi ko, sakali. Oo, kahit sino? Kahit sino. Labasan kami, sige, punta kami. nasa kali na kami, ikot-ikot kami. So, naghanap kayo sa kalsada ng mga may itsura? Sa kalsada talaga, literal. Ngayon, ang unang-una kong nakita, ako ang unang nakakita. Alam mo kung sino ang unang nakita? Sammy? Hindi. Bernie Pinesa. Si Bernie, oo. Oo. Alam mo saan nakita? Saan? Sa Espanya, sa Meriles na tren doon. Ginagawa? Naglalakad. Sabi, uy, may mestizo rin. Sabi, babaan mo nga, babaan mo ba rin? Buti hindi ka magkamalan. Buti hindi ka mag-pick up. Sabi, binaba ako talaga. Kasi may figura eh, may forma. Sabi ko, okay ito. Sir, marunong ka magkumanta? Sabi niya, pwede rin ako. Pwede rin ako. Yung sagot na yun, hindi naman talaga. Hindi parang lang nila pagkakalala. Pero, besides the point na lang yun, kasi pwede naman sila mag-lip-sync, di ba? So, ganyan yung nangyari. Yun ang una kong nakita. Si Bernie. Pangalawa, si, naku, ito maganda, si Mon Picasso. Si Mon. Alam mo kung saan mo nakita? Saan? Bulaluhan din sa Michelanda. Kalintong, bro. Kalintong. Gabi na eh. Wala na kami makita eh. Ginutom na kami. Kain muna tayo sa kalintong. Kasi akit kami sa taas yun eh. Kain kami, oh. Bulalo. Bigla akong paglingon kong ganyan, nakita kong pistiso. Uy, may itsura. Pogi, yung ganda. Sabi ng kasama ko, Mike, tingnan mo yung isa. Mukhang okay yan. Nilapitan ko. Excuse me, sir. Marunong kayo kumanta. Makakakamta naman ako. Bakit? Sabi na bakit? Gusto mo sumama sa grupo? Meron akong tinirata yung grupo ngayon. Hagibis. Oo, talaga. Sige. Ayun. Yun na. Second. Oo. Pangalawa na. Ang pangatlo, hindi ako nakakita si, anong nakakita? Si BJ. BJ pangalan niya. Patay na rin. So, si Sunny Parso. Sunny Parso. Saan naman nakita si Sunny? Tumutugtog sa father's mustache. Ah, musician. Siya lang talaga ang singer. Ah, singer, ha? Siya, talaga. May acoustic na folk singer rin eh. Tapos, yung huli si Michael Squall, taga ano naman, Mindanao, Zamboanga. Tumutugtog rin din dito. Mag-acoustic din. So, silang dalawa ang kumakanta dyan. Yung tatlo, wala na eh. Jody Garcia, hindi rin. Ilan ba sila? Lima. Si Jody Garcia naman, anak ni artistang Garcia, yung Jose Garcia, yung mestizo na mataba. Laging bandido, di ba? Anak niya yun. Yan, anak. So, nabuo na? Nabuo na. Oh. Eh, wala nang time para mag-ensayo. Wala na. Bro, pakinggan nyo na lang. I-lipsync na lang natin. Wala na. Kasi ang idea talaga, magkaroon ng mga dance number, no? Mga number. Yun ang idea.
Kailangan masunod yun. So, yun ang nangyari. Lip-sync muna sila. So, hindi sila nakapag-recording ng sarili nila ng boses? Wala. Hindi, wala. Hindi sila nagla-live performance? Nung marunong na sila, nabuo na sila sa ensayo, sa ganun, nag-live na sila. So, lahat ng hit songs ng Hagibis, boses mo yun? Yes. So yung legs, di ba? Katawan, ikaw yun. Nanggigigil. Boses mo lahat yun. Walang boses ni isang miyembro sa kanila na nag-record. Ilagay mo, kid. Pero yung ilagay mo, kid, kasama ko si Joey De Leon. Joey De Leon? Yes! Si Boss Joey nandun din? Kanya. hindi siya sa boses. Sa composition lang. Ah, yung okay. Ilagay mo kid. Wow. So, kasama si Sir sa nakakontribute siya. Sa kanya yung word na ilagay mo kid. Galing. Paano mo naisip yung mga kantang yun? Hindi ko alam eh. Kaya nga walang masabi si Vicky. Dahil lahat ng kanta ro sa album po. Saka hindi mo iisipin nung panahon na yun na may Canopol song siya. Hindi. Kasi rockstar ka eh. Kasi ito may pagka-pop to, di ba? Yes. May dance to eh. Tama. Parang medyo malayo. Malayo talaga. Pagdating nung 1982, gawa na yung Hagibis, umalis na ako. Umalis na kayo. Nawala. But it was never revealed. Parang ngayon ko lang narinig to eh. Matagal na ba ito pinag-uusapan na kayo talaga boses? Wala pa. Ngayon lang ito na open, no? Meron pa hapya pa, kunti-kunti, one or two sentences, tapos na, wala na. Pero yung ganito, wala. Ano-ano pakiramdam nyo na naging hit yung halos lahat ng mga kanta nila? Wala lang. Sa akin, trabaho lang. Nagawa ko lang na complete ko yung dapat kong gawin. Yun lang. Trabaho lang. Well, hindi ako kayo sentimental na parang attached kayo sa mga songs na yun. Wala akong ganun. After Hagibis, nag-abroad kayo? Yes. Bakit po kayo nag-abroad? Gusto ko rin unahin ang pamilya ko. Gusto kong buhayin. Ayoko silang mangyari sa future na maghihirap sila. Bakit nyo naisip yun? Ang dami nyong hit na mga kanta. Kung dito kayo nagpatuloy, tuloy-tuloy lang yun, di ba? Hindi. It dawned in my mind na uunahin ko muna ang pamilya ko. Na, kasi it will live and prosper by itself. Eh. Ando na yan eh. Hindi mo na kailangan tutukan yun. Iba na tututok noon. Record company na. Ando na yun. Bahala na sila ron. Pero ako, inintindi ko muna yung pamilya ko. Buhayin sila. Tapos, palakihin sila. Tapos, bigyan sila ng magandang kabuhayan, bahay. Na hindi nyo makukuha dito? Na hindi nyo makukuha dito. Talaga? Pero, ang nangyari, dito ko rin nakuha. Kasi, yung mga kinita ko, pareho abroad dito, mas malaki dito. Kasi may royalty. Nakapagtaya ako ng bahay para sa kanila. Worth 16 million. Sa kanila na yun. Pero nung nagpunta kayo ng abroad, you were made to believe, no? Na mas magiging magandang buhay doon sa abroad. Ang pagtingin ko, hindi ko nakikita yun. Mas maganda ang buhay. Ang nangyari, mas maganda pa. Sa abroad. Kasi, as a celebrity or artist, musician, composer, doon ko lang na naranasan, na experience ang buhay celebrity. Ha? Paano? Nagtayo ako ng banda. Meron kasing style dun sa Amerika na entertainment promotion agency. Na itong agency na ito, pwede kaming i-book sa matitinding mga venue, concert, mga event, ganun. Yung venue na yung tinututugan namin, one time nagugulat ako, bumababa sa helicopter, Kenny Rogers. Kenny Rogers. Para panuuri kayo? Hindi. Kakanta ron sa kami mababa ka.
Kay Kenny Rogers? Kenny Rogers. Oh my God. Kaya yung sinasabi ko sa'yo na mas maganda pa ang lumabas. Oo. Sa naisip kong maganda na, oo, ganoon sa Amerika. Wala akong idea na ganoon ang mangyari. Oo. Oo, Kenny Rogers. Sino pa? Ang dami. Sino pa? Si Dolly Parton, Platters. Tinugtugan nyo lahat yun? Yes. Pero hindi naging Mike Hanopol. Hindi ka nakilala as Mike Hanopol. Hindi. Back up ka lang nun. Back up lang. Silent lang. Oh. Ang nakakilala lang sa akin, Pilipino. Pinoy lang siyempre, of course. Pero yung mga kanon, hindi, wala. May nabanggit ka kanina na dinaanan mo talaga yung pinakamababang klaseng trabaho, di ba? Ayun. Ano mga trabaho pinagdaanan mo? Number one, yung lipat bahay sa atin, di ba? Dalawang araw mong tatrabahuin. Bago ka umalis doon sa bahay na yon. Bakit? Kasi ang unang trabaho mo, magbabalot ka ng mga kutsara, tinidor, baso. Babalutin mo isa-isa yun. Pati yung mga sanlir, mga ilaw na yan, tatanggalin mo, babalutin mo yan. Isang araw yun. Babalutin mo lahat. Piano, lahat. Ladamitan mo, refrigerator, lahat. TV, lahat. Isang araw yun. So, pag natapos yun, balik ka kinabukasan, ililipat mo na. Oh. 10-wheeler yun, sir. 10-wheeler, tatlo lang kayo. Tatlo lang kami yun. So, yun ang unang yung trabaho? Yun. Kaya, nagkaroon ako ng... kasi bubuhat ka eh. Mabibigat. Kaya nagkaroon ako ng lumbar. Kaya ingat kayo sa pagbuhat. Pagbuhat-buhat. Si ano ganyan, Pen Medina, di ba? Kaya yes. Na-hospital. Buhat. Ingat na yung buhat. Bukod doon, ano pa ho naging trabaho niyo? Yung pinatawag na limousine. Driver. Sa araw yun lang. Kasi gabi tumutugtog ako. May banda. Tapos yung umaga, driver. Limousine. Sa New York, meron kang tatlong pasahero sa umaga, tatlong pasahero sa hapon. Hanggang gabi. May mga celebrity rin kayo minaneho? Pagdating ko sa tapat ng address, bumababa sila Simon Garfunkel. Oh! Tapos? Pasahero yun. Oo. Oh. Tapos si, ano naman, si, matandaan mo si Pirates of the Caribbean. Si Johnny Depp? Johnny Depp. Johnny Depp, minaneho mo? Hindi, pasahero. Kaya nga, minaneho mo si Johnny, pasahero mo. Yes. Oh, kamusta? Kamusta yung experience? Kwentuhan, hindi pa sa sikat nun. Mabait. Lumilipat siya sa ibang company kasi hindi gumagalaw yung company niya. Nung nandun siya, pasahero ko siya. Lumilipat siya, panibago. Noon, paglipat niya, sumikat siya. Ayun. Baka 21 Jump Street pa siya noon. Yung ano niya, yung series niya sa TV. Hindi. Siya nagsimula, di ba? Siguro, hindi. Bata pa. No? Bata pa siya noon. Oo, bagets pa siya noon. Ang unang pumutok na pelikula sa kanya, sundalo siya. Ah! Platoon. Platoon. Oh, di ba? 'Yon ang unang oh my gosh, bata pa siya noon. Batang bata. At ang papel niya noon, interpreter. Oo. Marunong siya mag-Vietnam, kunwari. Pero English siya, pero so, nakipagkwentuhan sa inyo. Siyempre, nasa likod ko. Galing ha. Oh. 'Yon ang mga nangyari sa magaganda. Pero merong mas maganda. Nagtrabaho ako kay Julio Iglesia. Oh my gosh. Ni Julio. Ano trabaho niyo ron? Driver din, siyempre. Ni Julio. Personal driver ka niya. Personal. Hindi ako nang pakilala, siyempre. Ang asawa niya, Pilipina. Si Chrysler. Yes. May dalawang anak, si Enrique. Naging Nasikat na ngayon. Sikat na yun. Naging artista yung isa. Okay, ito. sa akin lumaki yung mga yun. Si Enrique. Yung dalawang lalaki. So pag makikita ka ni Enrique ngayon, kilala ka niya? Siyempre. Ako nga nagturo ng Tagalog doon. Galing. Ang lalaki, tinanong ko pa nga sila eh. Ang titindi nga ng sagot eh. Sabi ko, what do you want to be? When you grow up, when you become big. I want to be a singer. Sabi ni si Iglesia. Tapos si Enrique. No? Yung isa sabi, I want to be an artist. Totoo, naging artist. Sino yun? Sino isa? Si? Parang naging artista yun. Julio rin ang pangalan. Naging artista yun. Artista rin talaga. Oo. Sabi ko, wow, ang titindi nito mga batang to. Sabi ko, huwag hindi.
So, eh, tinatanong ka nila about the Philippines? Lahat. O, kinikwento ko sila. Tatanong sila eh. Kasi nanay nila Pilipina. Nakakausap pa rin si Preissler? Oh, wala na. Hiwalay na sila. Hiwalay na sila. Pero si mga bagets na kay Julio? Oo. Mga bata na sa kanya. Kaya marunong kumain na yun. Palabok. Tsaka pansit canton. Sana makita kayo uli. Hindi na. Ito maganda. One time, towards the end na ng kontrata ko sa kanya, dumuting si Greg. Greg? Arneta. Oh, si Greggy. Oh. Eh, kapatid eh. Nung asawa niya. Ah, kapatid pala si Greggy. Kapatid. Oh. Ngayon, wala na sila. Pero ganun pa rin. Kaibigan pa rin sila ni Julio. Nandun siya, no? Eh, ako, no? Palinis-linis ko na. Tapos, palakad-lakad doon. Sabi niya, kilala kita. Hindi ako humigibo. Alam mo, ikaw si Mike Hanopol, di ba? Sabi niya, okay. O, sir, ba't ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Tatrabaho, sir. Anong trabaho mo? Driver. Alika, alika, alika. Ika, tinawag. Dinala ako kay Julio. Tapos? Julio, come here, come here. You know this guy? Who is he? Yeah, he's working for me. He works for me. You know, he's more popular than you. Sinabi, tahimik lang ako. Sabi ko, wow. Bakit? Binulgar niya. Binulgar, oh. Na, ikaw si Mike Hanopol. Tapos nanggulat si Julio. Sabi, really? Sabi, wow. Tomorrow, I will drive you. Kasi, totoo nga. Totoo, minaneho talaga niya. Talagang, siya na. Siya nagmaneho sa'yo? Lagi akong nakapwesto na una, lagi ako. Kasi, ako mag-drive sa kanya. Nung dumating na siya, get out there. I will drive. Totoo talaga, tinutuo niya. Tinutuo niya. Grabe talaga. Did you talk about yung ano, yung career mo? Tinanong ka niya, wala na masyado. Konti lang. How come? What's your album? Konti lang kasi busy na yung utak niyan eh, para pumunta sa concert. Yeah. Tapos ang pag pumunta sa concert yan, sariling eroplano. Big time talaga. No? Big time. Tsaka yung 10-seater, 10-seater na eroplano. Pag ano nga yan eh, pagka yung kumakain yan sa bahay niya. Danilo, anong, what's our, where are we going to have our lunch? Sir, there is an available. I found out there's available in Spain. For it's a good breakfast or lunch. They have good food, nice food. Okay, let's go there. Aeroplano. Aeroplano. Para mag-breakfast. Si Raul. Dami pera. No? Tapos habang kumakain daw sa Spain muna rin. Where are we going to have our dinner? Sana man, Europe. There's available now. Nice place in Los Angeles, California. From Spain. dinner naman yan. Grabe. Ganun siya. Hindi, no? Ba't ka umalis doon? Hindi ako umalis. Natapos na yung kontrata. Kaya nga, ba't ka hindi na-renew o wala na? Hindi na. Ayaw mo na rin. Kasi ang nangyari, dumating na yung mga kapatid ko sa States, sa New York. Lipat pa kami sa ano eh. Pagkatapos sa New York, lipat kami sa Miami. Ngayon, yung time na yon dumating yung ano, Hurricane Andrew. Alam mo yung Hurricane Andrew? Hindi ko na maalala, pero malakas yun. Hurricane lang yon, pero ang sa loob, merong 10 tornado. Oh my God. Na 110 miles per hour ang isa. Devastated talaga. Dinaanap kayo? Nandun ako. Paano kayo naka-survive? Tumutugtog. Hindi, sandali lang naman yun. Isang sweep lang yun. Ngayon, tumutugtog ako sa mga beaches. Noon. Ako lang mag-isa. Mga tinutugtog ko sa mga tatlo, apat na hotel na malangkat sa beach. Mga katao ron. Lahat yun, wipe out talaga yun. Walang nakatayo. Mga building, mga Hilton, mga Ramada, bagsak lahat. Grabe. Talagang flat, sa lakas. Pero mo nakakita ka naman ng gasolina, yung truck ng gasolina, lumilipad.
ganung klase, grabe, sabi ko, tindi nito. Grabe. First time niyo ma-witness yung ganun? First time. At saka na-experience ko yung pinaka sentro ng devastation sa South Miami. Mga kaibigan ko nandun, mga Pilipino, mga anak, bumalik na rito, nandito na ngayon sila eh. Pero nandun sila, kami tumutulong na magdala ng pagkain. Kasi wala nang pagkain, wala tubig, yellow, gano'n. Saan kayo nagtago para hindi kayo? Hindi ako nagtago. Ako natira sa bahay kasi yung bahay namin, mayami din, na tinamaan din. Pero nasa, ano, nasa wings na siya. Ngayon, kailangan may tao doon sa bahay kasi pag doon sa Amerika, pag walang tao, ninanakawan. So kailangan, nandun ako. Yung mga airport ko, nasa evacuation center. Ganun. Grabe, no? Grabe yung devastation na yun, talaga. So, ang mga naging trabaho nyo, naging hukay yung driver, tagalipat ng bahay, tapos musician sa mga ano, sa mga bar. Ano rin ako, delivery ng pombok. Ang pombok doon, sir, dalawang patong ng dictionary. Ganun kakapal. Sa dami ng telepono. Yung isang tenement lang, kanyari tenement na ganyan. Mga tao dyan siguro may mga 3,000. Isang buwan kami dyan, isang buwan magde-deliver. Hindi kaya na isang araw. Isang buwan. Tapos dala-dala namin yan. Ang bigat nun, bro. Yung isang bulto lang, siguro mga limang grabe. Kakapal. Buhatin namin yun. Kaya nasira talaga ng ganung lumbar. Ayun na. Minsan na-assign kami sa ano, sa pag lumabas ka na ng city, kagaya ng West Chester, gano'n. New York pa rin yun, pero labas na sa city. Bro, ang dadalan mo naman doon, bahay-bahay lang, no? Bahay-bahay. Kasi puro na lang yan, iba? Mailbox. Pero may merong mailbox na nasa loob. Pagpasok mo, habulin ka ng Doberman. Natakbo! Yun ang mga natrabaho ko. Ganyan, iba-iba. Ito pa, sabi ko na. Yung pinakamatindi kong trabaho, naging trabaho. At yung agency, binook kami sa Star Island, Miami. Ang Star Island, kaya tinawag na Star Island kasi lahat ng star nandun. Gloria Estefan, Julio Iglesias, na meron din ni Saro. Tapos si Stallone nandun. Si Eric Clapton nandun. Bee Gees nandun. Wow! San Sibar ang pangalan ng club nila. Ako, kami tumutugtog dun. Pero since itong mga artista na ito, laging busy, di walang tao sa club. Walang tao. Tumutugtog kayo, walang tao? Kailangan tumugtog. Walang tao? Walang audience? Tao. Kasi bayad ka eh. Tutugtog ka talaga. Lamesa. Tugtog ka. Anong pakiramdam tumutugtog sa wala? Lamesa, oh. Kaya nga minsan makakit sa amin yung mga chef, mga cook. Oh, Mike, what do you want? Anything you want. Para kayo lang na doon? Kami lang kumakain doon. Gano'ng katagal kayo roon? Almost mga 6 months siguro. 6 months lang. Mga more than 6 months. Matagal yan. Pero pag nagkaroon na ng tao... Puno naman. Puro artista. Sino mga nakita mo roon? Naku, dami. Dami? Doon lang sila? Celebration lang. Birthday ni Elizabeth Taylor. Birthday ni Michael Jackson. Nandun. Oh my God! Tumugtog ka para sa kanila? Andun nga kami. Tumutugtog kami. Nakikijam din sila. Billy Joel, nakikipagjam. Grabe. Elton John, nandun. Yun naman ang kapalit ng... Parang panaginip, no? Yun ang kapalit ng... ang treatment sa akin sa Pilipinas as celebrity, wala, zero. Compared doon? Baliktad doon. Doon pinatikim sa akin. Yung pinaka-memorable sa'yo na nakasama doon sa ano, habang nagpe-perform sa stage? Yun nga eh. Yung si Billy Joel. Nakasama ko sila lahat. Eric Clapton, nandun. Michael Jackson? Anong kinanta niya? Kailangan kaya mo tugtugin yung mga songs niya, di ba? So, siyempre. Ganon? Oo. Oh. Billie Jean. Oo, di ba? Woo! Parang ka mga feature nun?
Ako wala, hindi pa usong cellphone. Diba, no? Sayang, ano? Pagdiyantahin mo siguro. No? Pero anyway, okay lang. So it was all worth it for you? Of course. Leaving the country for the US? Of course. Walang gradyon. Walang sama ng loob, walang kasi regrets. Kasi ang intention ko lang naman eh, buhayin ng pamilya ko. Tapos, may bonus pa. May bonus. Dahil pang bonus ng mga nakilala mo. Yes. Diba? Yeah. Hindi alam ng tao yan ha, that you perform with the greats. Yeah. Diba? Pero sa akin din, enjoy lang sa buhay. Naging enjoyment. Part of my life na na-enjoy ko sa buhay. I-clarify lang natin yun, Sir Mike, yung nabanggit mo na sa Pilipinas, hindi ka tinrato bilang celebrity. Mm. Pero sa alaala ko, I mean, I grew up listening to your music, Hagibis and all. Ang alam ko, sikat ka talaga all the way. Mm-hmm. So, bakit mo nasabi na hindi ka tinrato bilang celebrity? A celebrity, ang treatment sa'yo is not like any other human being, no? At ang treatment sa'yo dapat, as celebrity, meron kang mga special mga privilege na ma-experience sa buhay na kagaya ng pagpasok mo sa, kunyari may tutugtugan kayo, meron kayong mga, may kanupong, kailangan, bigyan natin na ng magandang ano yan, magandang upuan, magandang pagkain, pagkakinakain, lahat yon mga ganon. Kailangan meron ganon. Kasi celebrity ka. Yeah. Hindi ko natikman yan. Ah, talaga? Kahit may kanopol ka na? Yes. Wala. Bakit? Ba't ganon? Ganon dito. Talaga? Ganon dito. Kailangan may sarili ka. Kung gusto mo ganon, you have to hire. Doon even how management treated you, iba? Yes. Hindi ganun rin ganon? Hindi rin ganon. So the reason why you left, Sir Mike, is because na-frustrate ka? Parang nalungkot ka sa status mo? At saka, marami kasi ng frustration na hindi ko na kayang tagalan na habang buhay ba ito, gano'n. Nag-contribute ka ng ang daming kanta. Di ko nga ma-imagine. I can't believe it. Kasi all the while, alam ko, icon kayo. Parang hindi ko naman ina-expect na ganyan pala nangyari sa inyo dito. Dami nangyari. Mm-hmm. Hindi kagaya nung isang beses lang, no? Mm-hmm. Napunta ako sa, I have to go to Japan with Pepe. Na doon ako kailangan tumugtog. Tumugtog kami. Umpisa na ng Juan de la Cruz yun eh. Wala siya. Pagdating ko ron. Wala. Saan ako matulog? Mm-hmm. Wala akong kilala eh, di ba? Mga kilala ko, sa gabi mo lang makikita eh, tumutugtog, di ba? Sa araw, wala. Sa ilalim ng tulay akong tutulog. Ano? Yeah. Wow. Okay lang yun. Wala akong gagawa. Sa ilalim ng tulay? Yes, I have to sleep there. That was before you became... Oh yeah, of course. Pero during the time that you were already Mike Canopol, Ano yung experience nyo na hindi nyo makakalimutan na parang hindi nyo naramdaman yung pagiging isang celebrity? As Mike Canopol na. Actually, marami. Marami. Meron lang siyempre, pagka nagkaroon ng event, nagiging medyo special ang treatment sa'yo. Mm-hmm. Yung mga reporter, yung mga promoter, yung mga ganon. Only on that event. Pero pagkatapos noon, pagtalikod noon, wala na. Wala na. You're nothing. Pero ang tao, yung mga nakikinig sa inyo, mga napapanood kayo, ibang treatment sa inyo? Ang treatment nila, as usual, na okay lang yan. Siyempre natutuwa sa inyo, di ba? Okay lang yun. Kasi part nila as audience, ang trabaho nila, humanga. Yun lang naman sila, humanga. Yun ang trabaho nila. Bumalakpak, mga magtalunan, whatever, di ba? Trabaho nila yon, di ba? Kami naman, trabaho namin. Bigyan sila ng kanta, tumugtog, pasayahin, di ba? Yun ang trabaho namin. Parang sulian lang ba, palitan. Kaya lang, ang matindi dyan, hindi lahat ng audience, hindi lahat, sinasabi ko, hindi lahat ng audience
ang puso nila ay nandun. Wala. Nandun lang sa kasalukuyan, maybe. Pero wala. Tanungin mo, ibig sabihin ng Jeffrox, hindi alam. Tanungin mo, ano ibig sabihin ng balong malalim, hindi alam. Magsisiyahan lang. Balong malalim, sinyang, magtinig. Tanungin mo kung anong ibig sabihin, hindi alam. Yan ang sinasabi ko. Na ang kanta, iniintindi, hindi pinipake na alam mo. What about yung treatment ng mga boss nyo? Yung mga nag-handle ng recording companies nyo? Okay lang. Kasi okay naman yun. Okay lang yun. Kaya lang, ang intensyon nila, karamihan na, hindi lahat. Ang intensyon nila, kumita. Yan ang against sa kalooban ko. Napag-aralan ko, napaglakihan ko, natutunan ko na pag gumawa ka ng isang bagay o magsaserve ka man ng isang master o boss, ganun, do not, may kasabihan kami na, do not work for your master in favor of your salary. No. You are working for service to God, the creator of all. So bakit ho kayo bumalik ng Pilipinas from the US? Matindi nangyari. Yung kinikwento ko kanina tungkol sa Hurricane Andrew, wala nang trabaho, wala nang kita, wala nang gig, wala na. Tamang-tama, tumawag sa akin si Vic De Rosario. Mike, kailangan ka rito. Yun. Ayun na. Kaya bumalik ako dahil doon. Nagkaroon ko ng maraming gig. Daming gig. Tapos nag-record. Yun. Nagbago ba ang lahat nung pagbalik niyo? At least kumita pa rin ako. Pero yung kita na yun, karagdagan pa rin sa mga kailangan ng pamilya ko. But were you happy while you were here? Of course, kasi ang ganda ng experience ko rin sa Amerika. Nagawa mo yung mga gusto mong gawin. Yes. Nung bumalik ka rito. At saka yung the most, yung pinakamataas sa akin dun yung nakilala ko, na-meet ko, yung mga matitinding gusto ko na gitarista. Kasi gitarista rin ako. Pero hindi ako magaling. Hindi ako magaling. Maraming mas magaling sa akin. Kaya nung 93 pagbalik ko, nag-produce ako ng album na ang pangalan Hanopology, Hanopology Band. Ngayon, yung Hanopology na yan, binuhos ko na lahat yun. Mas masahol pa yun kasi sa Agibis yung ginawa ko ron. So, para bang sinabi ko sa kanila, bro, ito na yung huli kong pag-gitara. Binitawan ko ng pag-gitara. Bibigay ko sa mga pabaya ko nala sa mga new generation. Sila naman, dahil alam ko, patanda na ako. Siyempre, manghihina na. So, yun nga, totoo, nangyari. So, nabuo yung Hanopology Band at pinili ko doon matitindi rin musikero. Sila Van Samson, sila Myong Pagana, Noel Santiago, Michael Guevara. Ang titindi ng mga musikero yan dito. Saludo ako dyan. Magtitindi. Buo pa rin ba yung banda niyo? Iba ng tao, siyempre. Pero ganun pa rin pangalan. Hanopology Band. Pa rin. Nakailang albums na ho kayo since bumalik kayo? Isa lang. Isa pa lang. Isa lang. Since the 90s, ha? Oo, pero ngayon may pangalawa. Pinaplano pa lang. Meron pa. Kaya swerte mo. Oo, ano ito? Ano itong album na to? Ganda po. Ganda ng timing na nagkakilala tayo. Bakit? Ano ba mga kantang dapat natin asahan dyan na ano? Yes. Matindi ba to? Mas matindi sa lahat, siyempre. Siyempre, patitindihin ko pa yan. Oh, wow. Yeah. Kailan mo lalabas? Ayun, questionable yun. Hindi, marami pang kailangan eh. Dahil pang kailangan. Unang-una yung mga musikero. Tinitest ko pa ngayon yung mga musikero ngayon. Ngayon, sumasama sa akin. Tinitest ko pa. Sana magawa niyo na. Hindi. Maraming ano. Depende rin sa bulsa eh. Kasi pag ang bulsa mo kulang, hindi makakatakbo. Pero
darating lahat yun kasi tinutulungan tayo sa taas. Eh. Is this the reason, Sir Mike, why you're selling your most loved guitar? Of course. Kailan mo siya una nakasama? 1982. Saan niyo po nakuha yan? 1982. Ha? Saan niyo po nakuha? Sa New York. Bagong dating din ako ron. After 1 year lang. Pagdating ko. So, may lumabas na gitara na galing sa contest. Nagkaroon ng world competition ng guitar. Buong mundo nag-submit. So, itong gitara na ito, ang nagmamayari na nito ay dalawang magkapatid na ang pangalan nila Stein tsaka isa naman Berger. So, pinagsama yung pangalan, Steinberger. Mga German sila na Jew. Kala niyo ho, ano, bebenta yan? Well, sa ngayon, sabi nga, 10 million ang ano niya. Sabi nga, pero it's worth it naman kasi unang-una yung value nito, yung gumamit nito, yung humawak nito, yung nag-alaga nito, naglinis nito, nagpalit nito, na ganyan. Lahat. Isa lang tao yun. So, ang nangyari, gusto, kasi ang dami na namin experience, nagkahiwalay eh. Ilang beses na wala yan sa'yo? 10. 10? Ganun karami? Yes. Talaga bumabalik sa'yo, no? Yun ang nakapagtaka. Oo. Ayaw mo iwalay. Ayaw, no? Wala akong magagawa. Ayaw mo iwalay. Diba? Kaya, para kung siya ihiwalay, edi ganun ang presyo. Take it or leave it price, yeah. No? Kung wala, edi maglibingan na lang kami. Magsasama na kayong dalawa. Sama ko lang sa libingan. Ganun din. Ako'y nag-iisa at walang makasama. Di ko makita ang aking pag-asa. Ang iming natin, ang inyong awitin upang tayo'y magsama-sama sa langit ng pag-asa. Pero tinanong ko si Pepe, ano, may langit ba, Peps? Hindi ko rin alam eh. Sabi niya, sa akin, mayroong langit. Gusto ko may langit eh. Kung ayaw mo, huwag mo, di ba? Ang langit sa akin, iba. O, kung ang langit mo, iba rin. Okay lang yun, di ba? Pero ang langit sa akin, kahit saan, may langit. Hi, Pinmates! It's me, Mamu Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.